Nakakita ka na ba ng taong biglang nagbago ang damdamin sa kanyang minamahal? Yun bang dati ay very sweet at loving, tapos biglang napalitan ng tila kabaliktaran? Galit, pagkasuklam at minsan ay paghihiganti pa ang naging kapalit ng dating pag-ibig. Parang nakapagtataka, di ba? Mapapaisip ka tuloy kung anong nangyari at bakit biglang nagkaganoon at kung may pag-asa pa bang maibalik sa dati ang ganoong sitwasyon. Paanong natitiis ang hindi pag-uusap o pagkikibuan ng dati namang tila hindi matitibag ang relasyon? Paanong napalitan ng pagkasuklam ang dating pag-ibig? Paanong napalitan ng paghihinala ang dating pagtitiwala? Maraming iba't ibang dahilan. Nariyan ang pagtataksil, kasinungalingan, pananakit, kapabayaan, pang-aabuso at iba pa. Ang mga ito ay maaaring mapagtagumpayan, pero maaari din namang lumikha ng sugat sa kalooban. Nakapag hindi napaghilom, ay magbubunga ng mga damdamin na magpapahirap sa taong may taglay nito at sa taong kabilang sa relasyon. Hindi na siguro bago sa karamihan sa atin yung madinig ang mga linyang, nagsorry naman ako eh. Misa nasasabi ng isang taong nakasakit o nakagawa ng hindi tama sa kanyang kapwa. Ang maling sa pantaha ay ang pag-iisip na dahil ito ay nasabi na o dahil nakapag-sorry na, okay na ulit ang lahat. Hindi ganoong kasimple at hindi din ganoong kabilis kahit pasabihin nating nagpatawad na ang nasaktan. Ang pagpapatawad at paghilom ay magkaiba subalit sila ay magkaugnay. Magkaiba dahil hindi sa lahat ng pagkakataon ay sabay na nagaganap ang dalawa. Misa nakapagpapatawad ka na pero pinagdadaanan mo pa ang mga consequence ng pagkakamaling nagawa sa iyo. Misa nagpatawad ka na pero masakit pa din. At misa ay sumasagi pa din sa iyong alaala ang pagkakamaling nagawa. Maaari din namang nasabi mo na nagpatawad ka na subalit sa iyong kalooban ay meron pang pag-aalinlangan. Ang sabi ng Bible, pinagagaling niya ang mga pusong nabigo at ginagamot ang kanilang mga sugat. Ang pagpapatawad ay bahagi ng paghilom at ang paghilom ay isang proseso. Ano man ang iyong pinagdadaanan, tandaan mo na hindi nais ng Diyos na manatili ka sa iyong mga pasakit. Kaya kang paghilumin ng Diyos at kaya niyang pagtagumpayin ka sa hirap ng iyong kalooban kung handa kang magpasakop sa Kanya at sundin ang Kanyang kalooban. Hindi mo kailangan magpatuloy sa iyong bagbag na kalagayan dahil ang paghilom ng Diyos para sa iyo ay laan. Maaari kang kumapit sa Diyos at isuko ang iyong mga pasakit at kabigatan dahil kahit ano paman ang iyong pinagdadaanan at kapaitan, ang Diyos ay palaging laan. Asa ka pa?